Hello everyone, are you ready for your horoscope for this week? Hold on, let's see. Let's start your lucky day. Let's start this week. Cancer. June 22 to July 23. With a new moon in your sign and a Sun-Saturn link, you're likely to ricochet from wild optimism to deep pessimism. Everyone needs to go through such phases, if only to remind them how much simpler life normally is. That's it, ang sabi dito. Dahil may darating na ang new moon sa iyong ano, sa iyong tawag dito, sa iyong sign, dahil nagdugtong na ang araw at ang Saturn, magano daw, ihabi mo na naman daw ang iyong mga optimism sa buhay, yung pagkaroon ng parang maano ng pag-asa, tapos lahat naman daw ay nangailangan, ay lahat daw ay napagdaanan ang ganyan, kaya nagre-remind lang naman daw yan na ang buhay ay simple lamang, normally simply. That's it, Cancer, good luck. Then, dito naman tayo kay Leo, July 24 to August 23. You tend to worry about things that have already happened. Now, a sensitive new moon and a tricky Sun-Saturn union may spark a gloomy phase. Your spirits will rise once the sun enters your sign on Wednesday. So, Leo, wag ka na lang daw mabahala, kasi lagi ka na lang daw nababahala na sa mga bagay-bagay na mga ano na nangyari na ngayon daw, dahil sensitive niya ang new moon, dahil nag-link nga ngayon ang Sun tsaka yung Saturn, magkaroon siya ng parang ano sa iyo, yung parang ano ka, wala ka sa mood na ganun, kaya wag kang mag-alala, kasi ang spirit mo naman daw ay mag-rise up daw pagdating ng Wednesday, na yung sun daw ay mag-enter na. So, don't worry Leo, just hold on at wag nang alalahanin yung mga nangyari na. It's like, don't cry over spilled milk. Ganun lang Leo, okay? And the next is Virgo, August 24 to September 23. Either you move with the times or get swept along by events. The choice is yours. Nothing in life stays the same for long, and it would be boring if it did. Make the best of the way the world is changing. Ganyan daw Virgo, shout out kay Kulasa na Virgo dyan. Ay nang sabi daw, either tatabi ka, kasi either you move the way, either tatabi ka. Kung hindi ka tatabi, ay maano ka, mabanlas. Maanod ka, baka maanod ka kung hindi ka tatabi. Sa mga malalaking event na dumating, nasa tayo daw, pamili ka dyan, tatabi ka o hindi. Ikaw bahala dyan, Kulasa. Shoutout kay Kulasa, very good, hindi ko nakalimutan. Kasi daw, wala naman daw pangyari sa buhay na hindi nagbabago. Kaya, ano daw, kasi, kaya ang mabuti mo raw gawin, no daw, parang gawin mo na ang the best na, yung ibigay mo na ang todo na pwede mong magawa. Kasi nga, ang mundo ay nagbabago. Kaya, tsaka, ano, mamili ka, go with the flow, or, ano, go move to another direction. Ayan, yan ang Virgo. Okay, sige, next tayo. And then next is Libra, September 24 to October 23. With the Sun opposing authoritative Saturn, you are likely to lock horns with someone who is bigger and better connected than you. This is a battle you can't win, so back off gracefully. It is only a tactical retreat. Ayan ang sabi dito sa iyo Libra. Ikaw ay nagdadala ng timbangan. Ikaw nakakaalam kung ano ang iyong kailangan mong gawin. Either, ano daw, kasi ngayong linggo na ito,
ang Saturn yung nakikialam sa buhay mo kasi authoritative daw siya. So, malaki ang kanyang influensya sa yung mga either buhay-buhay, trabaho, or love life, or whatever na nandyan. So, ikaw daw kasi ay magkakaroon ka ng parang kalakhorns mo daw na, ano, na mas malaki pa sa'yo, na mas mayroong connection. So, ito daw ang, yan daw ang iyong laban na hindi mo kayang panalunin. So, ang gawin mo, back off gracefully. So, umiksit ka na lang. Umiksit ka nang hindi niya alam. Bye-bye. Parang ganun lang. Paduding-duding ka lang dyan. Parang tactical retreat. So, umatras ka dahil alam mo hindi ka naman nanalo. Ganun yan. Okay, Libra, good luck. Bye-bye. Next time ulit. Next is Scorpion. October 24 to November 22. October 24 to November 22, Scorpio. You may be worried by something you've said or done and wondering how to turn back the clock. You realize there is no need to make amends. Whoever you felt you offended does not care. It's your guilt playing games. It's very simple sa'yo, Scorpio. Ano daw? Kasi daw ay nag-aalala ka daw na yung mga ano, nag-alala ka or nag-ano ka, nagmuni-muni ka dyan kung si yung mga, kung pwede mo bang ibalik ang kahapon, sabihin mo sakin, sabay kanta. Pwede mo, kung kailangan mo bang ibalik ang kahapon or whatever, para lang daw na ano, na mayroon kang gustong baguhin sa yung mga desisyon noon, pero ma-realize mo daw ngayon na ano, hindi mo na kailangan yan dahil yung taong na-offend mo ay wala namang pakialam. Yung guilt mo lang daw yun, yung konsensya mo lang ang naglalaro sa iyo. Ang naglalaro sa iyo. Kaya, quit playing games with my heart. With my heart. Ayan, good luck Scorpio. Ayan, kaya, ano na, huwag ka na magsabon ng safeguard. Okay, kasi wala namang pakialam ang naanohan mo eh. Kaya buti na lang sa'yo ganyan, okay? And next is Sagittarius. Shoutout kay Dimano in Australia. And then now, ito ang para sa kanya, para sa linggong ito. Sagittarius, November 23 to December 21. The more you fret over a financial problem, the worse it will seem to get. Common sense should tell you there is nothing you can do about it. Do something that takes your mind off your concern this week. Tatawa talaga ako dito. Talaga di maano yun inyo. Kasi daw, kung gaano ka daw ka, tawag ito, the more you fret kasi, yung gaano ka kano sa inyo yung mga financial dyan na problema, mas magiging malala pa daw ang mangyayari. Kaya, ano daw, sintido ko muna lang daw ang iyong gamitin dahil yun ang magsasabi sa iyo na wala kang magagawa dyan dahil nga alam mo na sa mga pangyari ngayon, diba? So, ang gawin mo na lang daw is tanggalin mo daw yan sa iyong isipan. Sa iyong isipan ngay, kahit sa linggong ito lang. Kasi baka masyado ka ng ano eh, baka sinabing ano na talaga, tanggalin mo na yan para siguro magkaroon ka na lang. Kasi mag-new moon na this Wednesday, so at least baka magkaroon na ng ibang ano, diba? Okay, good luck Sagittarius. Ayun, tabi-tabi daw sabi ni Capricorn. Ayun, December 22 to January 20. Don't read too much into minor squabbles. With the sun pulling you one way and your ruler Saturn the other, you're likely to feel the world is ganging up on you. Do whatever it takes to cheer yourself up. Talaga ito si Capricorn. Kasi yung Capricorn, yun yung horn. Ayan. Baka si Capricorn yung nag-ano doon sa nag-lock horn kay, ano, kay Libra. O Libra, baka si Capricorn yung ano mo dyan, partner mo dyan ito. Ayan, sabi niya. Huwag mo daw basahin lahat ng mga ano dyan na maliliit na bagay na mga away-away dyan, whatever dyan. Kasi ang araw daw ngayon, ang araw mo ay hinihila ka sa isang direksyon at yung ruler mo daw na Saturn, tapos si Libra, oh, may kaano,
may karibal na si Saturn, no? Hinihila siya sa ibang direction din, si Saturn at si Sun ay naghilahan sa iyo. Oh, ngayon mo daw ma-feel mo na ang mundo ay ano, parang sinusubukan ka ng buong mundo, hindi naman buong mundo ang sumubok sa iyo. So ngayon daw ang gawin mo daw, Capricorn, gawin mo daw ang lahat na mapa-cheer up mong sarili mo. O magsarili. Anuin mo na lang ang sarili mo dyan. Kaya, mag-ano na lang. Love yourself. Okay, Capricorn? Good luck, Capricorn. Okay, next tayo. Next is myself, Aquarius, January 21 to February 19. If you are second best this week, be a good loser. If you win, heap praise on those you've beaten. If you complain too loudly or celebrate too long, you'll annoy those it may be wiser to stay friends with. Ano ba yun, Aquarius? Ang sabi nila sa akin dito, kung ako lang daw ay ano lang, parang di ba, hindi ako nanalo sa first, ano, ngayong linggo na ito. Oh, ano na lang ako, congratulations. Kasi be a good loser daw eh. And then if mananalo naman daw ako, huwag daw akong mag-ano ng celebrate ng sobrang haba ng celebration. Kasi nga daw, baka mag-complain na yung mag-ano, baka mag-complain yung mga hindi nanalo dyan, na ano, na very loud ako. At baka ma-ano sila, ma-irita. Kaya, mas wiser na lang daw na mag-ano na lang. Tawag dito? Celebrate na lang ng ano, maikli. Para friends pa rin kami, oh, di ba? At least mayroon akong pagpipilian, very clear. Kung manalo matalo, very clear siya. Di ba? Good luck to Aquarius. Ayan, next tayo, Pisces, February 22 to March 20. There's no point in making any hard and fast decisions. Whatever you decide to do, fate will step in and totally change your plans. Your reputation for being flexible will be tested to the limit in the days ahead. Diba? Mga Pisces, yan na lang, ano na dyan. Wala naman daw, ano, walang, tao dito, wala naman katuturan na, ano ka, tao dito, yung magmadali ka sa yung desisyon. E kung mahirap yan pag-desisyonan. Kasi kahit ano naman daw ang ma-decide mo na gawin, ang iyong ano, ang tadhana na naman daw ang mag-ano sa'yo. Yung umarangkada. Kaya hayaan mo ng tadhana. Okay? Kasi magbago daw lahat ang iyong mga plano. Ang kagandahan lang daw kasi flexible ka. Ngayon yan matest ang limit ng iyong ano, pagdating ng mga araw. Ayan. Ngayon na yan matest ang iyong flexibility. Kaya good luck, Pisces. Okay? And next is Aries, March 21 to April 20. There's so much going on around you over with which you have no control that you may feel lost. Luckily, you are not one to feel sorry for yourself. So start taking advantage of the changes taking place at home and work. So Aries, wag mo na lang daw anuhin, maraming nagko-control sa paligid mo dyan sa bahay at sa iyong trabaho. Kaya ano daw, feeling mo mawala ka na tuloy sa iyong siguro sa control sa sarili mo. Kaya ang gawin mo, ano daw, swerte ka daw ngayon dahil hindi ikaw ang ano, hindi ikaw yung nawawalan, hindi ikaw, you are not the one to feel sorry about it. Kasi ang gawin mo na lang daw, take advantage mo yan ng mga pagbabago na nangyari dyan sa iyong, sa lugar ng iyong bahay at sa iyong trabaho. Kaya take advantage mo na lang kasi it's not you naman na ang ano, it's on your advantage in English. Ayan, Aries, good luck. The next is April 21 to
May 21, Taurus. Social activities will be subject to delay this week, so keep plans simple, and if they go amiss, don't get upset. Nothing is so vital that it has to be done immediately. By the weekend, you may be even be thankful you were forced to wait. Diba ang galing ng ano ng Taurus? Ang sabi dito, ang iyong mga aktibidades dyan, na yung ba, mga party-party, whatever dyan, kasi social activities daw. Ano daw, madidelay daw ngayong linggo na ito. So, ang iyong mga plano daw, simplihan mo lang para kung hindi man mangyari, hindi ka ma-upset, diba? So, para wala siyang importanteng ano na gagawin mo agad-agad, kasi ngayong weekend daw na ito, mas magiging magpasalamat ka pa daw na nag-ano ka, naghintay ka, 'di ba? May ano ang paghihintay. May reward ang maghihintay. Those who are patiently waiting. Diba, Taurus? Kaya good luck sa iyo, Taurus. Last but not the least, Gemini, May 22 to June 21. Letting go is never easy, but it's best to give up something that is not doing you much good. No matter how attached you may have to it, get rid of it now while a Sun-Saturn aspect gives you the courage to make tough decisions. Aba, Gemini, parang may pinagdaanan ngayon ah. No? Kasi you need to let it go. Ayan. Kailangan mo daw i-let go ang mga, kasi hindi, alam niya na mahirap mag-let go sa ano, kasi let go is never easy. Pero ngayon daw ang pagkataon, ngayon daw ang best na magawa mo yan, kasi ngayon ka lang daw mapipigyan ng courage na magawa yan pagdating ni Saturn sa Wednesday. So, sa Wednesday. Kaya ano siya, ngayon na magkaroon ka ng courage, kasi kahit gaano ka pakatas dyan sa tao na yan, na medyo nagpapasakit sa iyong buhay, pero mahal mo, whatever, ganyan. Ngayon ang pagkakataon na mabibigyan ka ng courage sa linking ng Saturn at Sun sa iyong buhay. Kaya, good luck, Gemini. I hope you can have the best decisions, and letting go is the best for you. Now, kaya good luck, Gemini. Hello, mag-disclaimer ulit tayo para sa ating ano. Ito ay, my source is Post Magazine. Ito ay binabasa ko para sa mga taong walang oras magbasa at gustong-gusto nila makarinig ng kanilang mga horoscope para maiwasan ang mga hindi dapat at para matamasa ang mga bagay na mga gusto at para naman sa kaalaman ng lahat. Kung ano man ang aking interpretasyon at ang aking at kung ano man yung reaction, ay labas po ang Post Magazine dyan. So, hindi ako binibayaran, hindi rin ako papabayad, at ito ay entertainment purposes only and for your guidance and for your guidance entertainment, and then basta kung ano man ang napipigdaan, huwag kalimutang manampalataya sa ating nasa itaas, at laging patatandaan at always remember, life is beautiful. Have a sweet life. Goodbye. Till next week. Bye. All right.